Basketball lovers, good day para sa inyong PBA updates. Kumusta na nga ba si Greg Slaughter at ang Northport Batang Pier? Ayon nga sa ating kuliglig, mayroon daw nilulutong blockbuster trade transaction ang Northport at ang Magnolia Pambansang Manok featuring Greg Slaughter. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisan ang kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Norman Orpilata, Marlon Cabal, Kindus Lucanias, Katz Aquino Ducusin ng Hagunoy Bulacan, Alex Prado, Jeffrey Macalino, Ramson Angkako ng Cebu City, Joshua Giray ng Tondo Manila, at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Nag-umpisa na nga po ang PBA dahil sa pag-uumpisa nito, naglaro ang NLEX Road Warriors kontra Meralco Bolts na kung saan tinalo ng Magnolia or rather ng Meralco Bolts ang NLEX Road Warriors na kung saan nagtamo ng ang dalawang player ng injury, sina Calvin Optana at Anthony Simerad na agad naman idinala sa malapit na ospital para mag-MRI test kung ano na nga ba ang nasabi injury ni Calvin Optana at Anthony Simerad. At ayon nga sa spin article, si Calvin Optana daw meron daw iniindang injury sa kaliwang kamay nito na kung saan nag-attempt ito mag-dunk sa harap ni Aaron Black. Sana daw hindi malala ang injury at hopefully makabalik agad ito sa susunod na games. At isa pang player matapos nga maglaro ang tropang Giga at Magnolia Pambansang Manok na kung saan tinalo ng Magnolia Pambansang Manok ang tropang Giga, nagtamo ng injury si Poy Eram at agad ito dinala sa malapit na ospital dahil nga sa pagkakatbangga nito sa kanyang teammate na si Kelly Williams. Nanalo po ang Magnolia Pambansang Manok over TNT 96-93 na kung saan best player of the conference or rather best player of the game si Harris na nagtamo ng 41 points. Samantala, ang bagong acquire ng NLEX Road Warriors na dating Gilas player na si Matt Nieto nagtamo ng first game o nagkaroon ng 10 points sa kanyang first debut game sa NLEX Road Warriors. At ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao, napalalim nito ang guard rotation niya dahil nga si ganda nang ipinapakita ng Gilas player. Samantala, ayun nga sa spin article, si Matt Salim hindi na pipirma sa Tierra Firma Jeep ng contract extension para sa basketball 3-on-3. Sa halip, lumipat ito ng Platinum Karaoke para mapalalim ang lineup sa 3x3 basketball ng Platinum Karaoke. Kaya naghahanap ngayon ang Tierra Firma Jeep na ipapalit kay Matt Salim para mapaghandaan ang susunod na 3-on-3 basketball tournament. At ayon nga sa ating kuliglig, at ngayon sa spin article, dumating na sa bansa ang backup import ng Phoenix Fuel Masters na si Dominic Soton. Matatandaan na feature na po natin ito noong nakarambuan si Dominic Soton na isa sa mga babalik na import sa PBA. Sa katunayan nga, meron tayong ginawang video, marami ang sasabi, fake news yan daw. At ngayon, napatunayan natin na meron katotohanan sa ating kuliglig. At ayon nga sa spin article, kinakailangan ng Phoenix Fuel Masters si Dominic Soton dahil nga sa pagkawala ng kanilang import dahil sa injury. At inaasahan magpapakitang Gilas ito sa mga susunod na game. At ito na naman ang pasabog. Alam natin na si Greg Slaughter nasa pre-agent market na, pero ang Northport Batang Pier, siya pa rin ang mayroon rights kay Greg Slaughter. Kung anong offer ng kabilang team, dapat matapatan ito ng Northport Batang Pier or else gumawa ang Northport Batang Pier ng isang move na kung saan pwede nilang i-trade si Greg Slaughter sa iba't ibang team. At alam natin sa susunod na araw, sa Sabado or ngayong araw,
maghahanda ang Northport Batang Pierre kontra sa Rain or Shine Ilasto Painters na wala si Greg Slaughter at Bolick, Robert Bolick Jr. rather. Ayon nga kay Homer Sison, naghihingi daw or humihingi daw si Robert Bolick ng 2 times na offer ng Northport Batang Pier. Kumbaga, ang offer ngayon ng Northport Batang Pier is 450,000 per month. Ayon sa kay Homer Sison, gusto ni Robert Bolick ng times 2, kumbaga 900,000 per month. Pero tinanggihan ito ng Northport Batang Pier. At sa halip, naghahanap ngayon ng offer na maganda ang Northport Batang Pier. At alam natin may nilulutong trade transaction ang Northport at ang Magnolia Pambansang Manok featuring Greg Slaughter. At ayon nga sa ating kuliglig, kung sakaling mapunta na nga si Greg Slaughter sa Magnolia Pambansang Manok, meron maraming trade asset ngayon ang Magnolia. Isa na nga dito si Jackson Corpus, si Jeric Ahanmisi, at James Lapot na kakakuha lang ng Magnolia galing sa Chera Perma Jeep pero hindi nagagamit. At alam natin kung ano ang purpose ng mga nasabing player kung bakit kunuha na Magnolia Pambansang Manok para sa isang big or blockbuster trade na mangyayari dahil ito ang gagamitin nilang trade asset. At anytime kung magkakasundo ang dalawang nasabing panig, ang Northport Batang Pier at ang Magnolia Pambansang Manok, agad-agad ito, bago pa man mag-umpisa ang playoffs, ipapadala ng Northport Batang Pier si Greg Slaughter papunta ng Magnolia Pambansang Manok na kung saan kayang ibigay ang nararapat at request na sahod ni Greg Slaughter dahil ang Magnolia Pambansang Manok isang bigating team na under sa SMC. Samantala si James Lapot posibleng magbago ang ihip ng hangin nito kung mapupunta ito sa Northport Batang Pier dahil na rin sa kanilang assistant coach na si Jeff Napa na isang big man whisperer at tiyak sa mga susunod na buwan kung sakaling matuloy ang nasabing trade transaction, magbabago at lalakas si James Lapot pati ang Northport Batang Pier na magpapabata sa pangunguna nga ni Arwin Santos. Kaya aabangan natin ang mga susunod na tagpo ng Northport Batang Pier at ni Greg Slaughter kasama ang Magnolia Pambansang Manok. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.